Oy mga tropa, kamusta na? Ayos okay lang pre. Buti nakapag-group video call tayo no. O Papa G, kala ko nasira yung PC mo. Buo na pala. Buo? Parang pag-ibig natin sa taong mahal natin, buong buo. Pero, binabaliwala lang nila. Hindi na balik ko. Ikaw boy, may laptop ka na pala. Bago yan? Bago? Parang sa pag-ibig pre. Sa una, papakiligin ka. Sa bandang huli, papaasahin ka lang pala. Loko-loko tong dalawang to, puro hugot. Parang sa pag-ibig, di ba? Madali lang manloko. Lalo na kapag di mo mahal yung tao. Pero alam mo, masakit din yung manloko. Kung yun ang loko sa'yo, eh yung taong sineryoso mo. Tumigil na nga kayo. Puro kayo hugot. Nakakarindi na. Tumigil, pre. Para sa pag-ibig, pre. Matuto tayong tumigil para sasaktan na tayo. Isang relasyon para maging masaya. Hindi para maging tanga. I remember the days when you're here with me. May iba tayo ng usapan. Gusto daw Papa Di ang hold up sa inyo? Hold up? Parang sa pag-ibig ang discarte niyan. Nasa iyo ang disisyon. May paglalaban mo ng patayan. O bibitaw ka na lang dahil takot kang masaktan. Maghanap na nga kayo ng mamahalin nyo. Para di kayo mga bitter, puro kayo hugot eh. Sa dami ng tao sa mundo ngayon pre, di na mahirap maghanap ng taong mamahalin. Alam mo pre kung anong mahirap hanapin? Ang taong deserving. Eh di maganap kayo ng taong magmamahal sa inyo ng sobra. Hindi naman natin kailangan ng may magmamahal sa atin ng sobra eh. Ang kailangan natin ay yung taong mamahalin tayo ng tapat at hindi tayo iiwan. Bakit ba may lungkot sa'yo? Ewan ko ba? Ba't naisip ko pang kayong tawagan? Niisip? Alam mo pre, pag nagmahal ka, huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Kasi ang tunay na pagmamahal sa puso nakikita, hindi sa bibig ng iba. Bakit ba pinapansin ko pa itong dalawan to? Parang yung taong mahal natin, iniiwasan natin pansinin, pero ang puso natin, gustong gusto siyang kamustahin. Sana ang tinig ko'y iyong dinggin. Bahala na kayo dyan. Mapatay na nga itong video call. Sige, bye na. Ingat na lang kayo. Sige, patayin mo na pare. Total, sanay na kami. Kasi, daig pa namin yung pinatay nung iniwan kami ng taong mahal namin.